nakaligtong si Gilda, hanggang ngayon di pa ako binibigyan ng update. Ano nangyari doon? I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. Asan ka na ba, Gilda? Ano na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Gusto kong malaman, ano na nangyari din sa CCTV file? I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Please try again later. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Day, si mamang pulis na ba yan nag-text? Oo, Day. Pwede na daw tayo dumiretso sa presinto. Nasa kanila na daw yung CCTV footage. Yes, very good, Day. This is the moment of truth. Oo nga. Sana mahuli na yung pumatay kay nanay. Tama, Jud, Day. Mahibalaan natin kung sino yung demonyong pag-alagala. O sige na, Day. I-text mo na si Clarisse. Sabi mo, papunta na tayo presinto. Babae ang nanakit kay nanay? Sir, sigurado ko babae yan. Pero bakit ganun hindi malinaw? Baka naman meron pa hong ibang anggulo. Oo nga, Day. Ang hirap po. May sasakyan pero hindi naman kita yung plaka, useless. Sir, ano ba problema? Yung format niyo ba o yung monitor? Sandali lang po ah, wait lang po. Check po natin. Meron pa tayo isang file po dito, check natin. Meron man. Ayan, Day. Perfect. Malinaw na. Makikilala ko na rin yung hayop na pumatay kay nanay. Diyos ko! Sir, ano ba naman yan? Bakit nagkaganyan? Ano ba naman yan, sir? Paasa naman kayo, eh. Ano ba, misira? Yung monitor niyo o yung file? Sir, yung monitor po namin, wala pong problema po yan. Yung file po, yan po yung mismo nasa flash drive. And ang posibleng dahilan po niyan, yung CCTV po ang may sira, kaya po hindi po nakapag-record ng maayos. Pakitawagan mo si Kapitan. Sabi mo kung anong nangyari. Kasi kung wala tayong malinaw na footage, hindi natin ma-identify yung criminal. Ayusin nyo naman yan. Sir, bigyan nyo naman huna ang station pagkamatay ng nanay ko. Ano naman kaya motibo nung may gawa nun kay Lola, ma? Ang sabi nung investigador, posible daw na mayroon pang ibang mga kasama na nandun sa sasakyan. Baka daw grupo yun ng mga sindikato na talagang nang-hold up. Eh bakit hindi man lang po bumaba ng sasakyan yung mga kasama niya? Siguro, sa isip nila matanda na si nanay. Kaya na ng isang tao lang ang mang-hold up, hindi naman siguro man lalaban si nanay. Ano sa tingin mo, ma? Posible naman yung sinabi ng investigador, pero anak, iba talaga yung kutob ko eh. Ano pong ibig niyong sabihin?
Kung hindi lang masamang magbintang, Clarisse, pwede kong sabihin na kilala ko yung taong nasa CCTV. Po? Sino po, ma? Ha? Ay, kalimutan mo na lang yung sinabi ko, anak. Hindi mo rin naman kilala kung sino yon. Tsaka nasasabi ko lang naman to kasi sansyang masama talaga yung ugali ng taong yon. Ayan nga tuloy, nagkakasala na ako dahil nagiging judgmental ako. Oh, hello! Buti naman sumagot ka, bruha ka. Asan ka na ba? Ano? Tinakasan mo na rin ba ako? Iniwan mo na rin ba ako sa ere? Veron, makinig ka muna sa akin. Sandali lang. Kailangan mo ko puntahan dito. May gusto ko mausap sa'yo. At sino na namang kampone sa tanas yung papakausap mo sa akin? Ganda naman. I'm in no mood to socialize after everything that happened. Veron, please lang. That my part. I already saved your ass. Ako naman ang ligtas mo. I don't know what you're talking about. Good evening, Miss Veron. Kapitan Greg to. And who is this? Ako lang naman ang barangay captain na nagligtas sa inyo ng pizza ko. Lalo ka na. Nagligtas sa akin? Paano? Dahil pinigilan kong kumalat, mga ebidensya magpapatunay na ikaw ang nagtulak kay Fely Ramirez sa kanyang kamatayan. Ano, Miss Veron? Nakipagkita ka ba? O ipapadala ko na lang tong CCTV footage kay Laura Santos. Kapatid kong sugarol na si Diego ay nalulong sa kasino at may malaking pagkakautang sa akin. At ito ang instant way para makabayad siya. Look what you got us into. Sorry. Miss, simple lang yan. Ginawa namin kayo ng malaking pabor, so magbayad kayo sa amin. Para win-win situation tayo parehas. Tama. Isipin mo, Miss Veron, malaki ang mawawala sa'yo kapag nalaman ng maraming tao. Mamamatay tao ka. Excuse me, Kapitan. Hindi po ako mamamatay tao. Aksidente po ang nangyari. Sa tingin mo, yun ang isipin ng ibang tao? Kapag napanood nila yung CCTV footage? Ha? I know, I'm very confused. Kasi ang sabi, ando na raw sa mga pulis ang CCTV footage. So, ano ang pabor na ginawa nyo para sa akin? Akala ko naman matalino ka dahil mataas yung posisyon mo sa Makela, Philippines. How dare you insult me? Siyempre, lalong magtataka yung mga pulis kung hindi namin sila bibigyan ng CCTV footage, di ba? Pasalamat ka yung malabo at buradong CCTV footages ang binigay ko sa mga pulis. Dahil kung hindi, magiging reyna ka ng koreksyonal. You mean to say, binabluff nyo lang kami kanina? Para kami ay magpanik, makipagkita sa inyo at kausapin kayo. In short, nang ba-blackmail lang kayo. Nadali mo. Exactly. Veron, dito na eh. Sabi mo, kumuha ka ng paraan. Kinuha ko may paraan, di ba? Sorry, pero this is the price you need to pay. Hindi naman sinabi sa akin ng kaibigan ko na gambit siya ka-extortionist para tong Diego na to eh. Oh, sige, miss. Magpasensyahan tayo. Pero pwede rin naman sa ibang paraan ako babawi. Bastos ka! Bastos! Enough of this crap! Total, pera ko lang naman ang katapat nyo, hindi ba? Magkano? 1,000,000 muna. What do you mean? Bayad pa lang sa utang sa akin ang kapatid ko yan. Eh sayang naman ang business opportunity.
Unbelievable! And you're kulungable kapag ginilabas ko yung CCTV footage. Veron, umuha na, please. Just say yes. Sige na, sige na. Checkbook lang ang dala ko. So take it or leave it. Kabalasan lang ang dala mo, umalis ka na lang. Kota na ako today. Aalis ako dito, basta magsabi ka na to. Who gave you the right to boss me around in my own home? How dare you? Napanood ko ang CCTV footage. Babae nagtulak ni Nanay Fely sa tulay. Umamin ka. Ikaw ba yun? Wala akong aaminin sa'yo. Besides, ano bang pakialam mo kung sino yung pumatay sa nanay ni Laura? Oh, concerned ka na ba? Are you already falling for her? Well, let me remind you. Hindi kita binabayaran para magkaroon ng love life for real. May mission ka na durugin ang puso ni Laura later on. Pero wala sa usapan natin ang may papatayin ka sa pamilya ni Laura. Talagang pinagpipilitan mo pambibintang mo sa akin? You ungrateful creature. Naaksidente si Fely, now deal with it. Totoo naman eh. Ikaw lang ang may motibo para patayin siya. Di ba? You really think so? Your accusations won't stand in court. So kung ako sa'yo, umalis ka na dito at ayusin mo yung trabaho na pinapagawa ko sa'yo. Sige na, huwag kang inutil. Goodbye.